natin ang tungkol sa luyang dilaw. Yan, turmeric. Turmeric o luyang dilaw, di ba, Doc Sunny? Ano kasi malaman tungkol sa turmeric? Siyempre kasi alam naman natin, nakikita natin yan, Doc Sunny, sa kusina. Pero aside from the cooking ingredient or spice, ano pa po ba ang health benefits nitong turmeric? Actually, pwede mo siyang gamit siya. Pwede din isama sa smoothies at pwede din meron din available na capsule form ng turmeric, no? Ngayon, ang tanong mo ay about the health benefits, no? Ako, i-mention pa na lang yung mga recent findings, research. Kasi maraming ginawang research sa pananaliksik all about this, no? They found out na ito'y epektibo as a protection for breast cancer. Alam natin, napakataas ng insidente ng breast cancer na hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Pangalawa, ito yung ginagamit the treatment also for the head and neck form of cancers, no? Pagkatapos, pangatlo ay very common din tinatawag natin fatty liver or may depression sa atay. So, turmeric can help as a protection or prevention also. Wow! Bukod po doon, ano pa ang iba pang magagawa nito ng dilaw? Well, in ordinary condition, ito yung maganda ding pampalat na ng dugo. Kaya kung tumataas ang cholesterol, makatutulong din yan. Or it can be an alternate o tulong din kung kayo may iniinom na pampalat na ng dugo. So yung nabanggit nyo, pwede ito sa cancer, pwede din ba ito sa mga diabetic? Yes, pwede. Kasi maraming cases ng diabetic, tumataas ang cholesterol at tumataas ang hypertension, ang pressure. Pero Doc, wala bang side effects ang turmeric? Kasi yung iba baka mamaya nag-aalala sila, magka-diarrhea, nausea. In fact, it's a treatment for nausea. Kung pakiramdam mo yung nasusuka ka, pwede that's a form of treatment, no? Ngayon, when it comes to diarrhea, hindi naman, pero there are cases na medyo sensitive yung sikmura nila. Kaya you have to see, kung masyadong concentrated dyan, hindi pwede. O paano mo i-incorporate ito sa ating everyday meals? Everyday meal. Ikaw ba mahilig sa paksil? Paksil, oo naman. Paksil na isda. Paksil, oo. Pero hindi paksil na ito. Paksil na isda, actually, pwede. Yes, kasi that's yung concentrated form ng ordinary ginger natin. So, any form ng minced mo, pwede naman. Actually, nilalamit yun sa pinola. Minsan na duya, turmeric na ang gagamitin mo. Marami kang papaya, and marami kang dahon na malunggay or sili. So, pwede rin sa gata kasi ako yun ang comfort food ko . Basta something na may gata, pwede siya. Kaya nga, ang recent finding in India, mababa ang incidence ng cancer nila because almost all their foods meron turmeric. Pero ako, Doc, ang ginagawa ko sa turmeric, yung talagang nag-ride na siya sa panahin. Powdered. Powdered form, oo. Pero pwede rin naman siyang gamitin na ano, di ba? Buo pa siya. Pwede, oo. Iliwa-iwain mo na. Yan, kaya yung mga broadcaster. Maganda to para sa inyong process. Bago kayo mag-broadcast o pumunta sa studio, that can help, no? Kasi, one thing, kasi pag kayo nasa studio, usually malamig yan, di ba? And then, ang turmeric o even ordinary duya ay nagpapainit ng katawan. So, this is better kesa sa salamat? Yung ordinary? Kung medyo masyadong matapon sa yan, you can put a little bit of honey. Pwede naman. Ito magugustuhan niyo pa. Alam niyo ba, sa India, bago ikasal ang isang babae, pinapahiran buong katawan niya ng turmeric. Makinis ang balat. Akala ko parang, pampa-flawless na. Kasama na yun. Kasi pag makinis ang balat, mag-inta. Doc Sunny, di ba mas mahal ito kaysa dun sa ordinaryong lumiya? Okay, that's very good question. No? Pero alam mo, napakadaling itanim yan at napakadaling dumami. So that could be the solution. Pero saan natin makukuha itong luyang dilaw? Nasa palengke lang ba yan? Yes, sa palengke. Misa sa ano, sa supermarket. Madali na ba magtanim? Napakadali. Kasi pabayaan mo lang yan, tutubo na siyang daliri. So gano'ng katagal po ito once itanim nyo, tapos kailang ka pa i-harvest after ilang months? Magbilis na lang. Tungkol naman po din sa pag-inom. Paano ang pag-inom? Ilan dapat ang ilalagay mo sa isang cup? Depende kasi kung ganit kailangan mo. Kasi let's say about an inch will be enough for you. No? Pero kung ikaw ang magbo-boil na gagamitin mo pang ilang araw, malaki-laki na yan. Pero walang ano pong side effect? Walang side effect. Walang kainin. Walang side effect. Sige, try mo. Tsaka sabi nyo, Doc, nakakaganda ng kutis. So, kahit pala marami ka. consume. So, preventive itong turmeric, maaari din makagaling ba na makalunas makatulong sa mga particularly sakit? Yes. So, kahit na may cancer ka na ngayon, kapag kumain ka ng turmeric, makakatulong ito para sa inyong kaya, simula ngayon? Oo nga. Turmeric na tayo. Lalo sa mga breast cancer, may mga breast cancer. For example, sa pamilya ng medical history, parents o mga kapatid nagkaroon ng breast cancer, that could be a protection already. Tuwing umaga, instead of
taking ordinary ginger as a labat, you can take turmeric. Alam niyo mga kaibigan, nakakatuwang isipin na ang mga panluna sa ating pakiramdam ay hindi lamang pala sa butika na kukuha, maging sa kusina. Mas mabuting alamin din natin ang mga halamang gamot na makatutulong sa ating kalusugan na makikita lang sa ating kapaligiran. Dahil bukod sa matipid, sigurado kang hindi ito synthetic at walang kemikal. Kaya manatili tayong healthy natural!